Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. So sige po, ngayong gabi pong ito, ang pag-uusapan natin ay overcoming old life. At nandito po tayo ngayon sa month ng, ang topic po natin ay spirit-filled life. No? So overcoming old life po ang ating pag-uusapan ngayon. Hallelujah. At ito po ay makikita natin sa Romans 7:15, 20 and 25. So babasahin ko po. Hallelujah. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ng yumuko. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, ay sa gabing ito, Lord God, na minsan pa, Panginoon, hallelujah, mapag-aaralan namin ang iyong salita. Pangunahan po kami, Panginoon. Welcome you, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Holy Spirit, ikaw pong manguna. Patuloy ka pong kumilos sa amin kalagitnaan ngayong gabing ito. Marami pong salamat. Binabalik namin siya. Pinakamataas na papuri. Pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, ang text po natin ay nasa Romans 7:15, 20 and 25. So, sa 15 po ng Romans, ang sabi rito, ang sabi po ni Pablo, I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. No? Sa 20, ja-jump po tayo sa 20. But if I don't do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. 21, I have discovered this principle of life that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. I love God's law with all my heart. 23, but there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Oh, what a miserable person I am, ang sabi ni Pablo. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Thanks God, the answer is in Jesus Christ, our Lord. So you see how it is? In my mind, I really want to obey God's law. But because of my sinful nature, I am slave to sin. No? So, naintindihan po ba natin yung binasa natin? So, sabi ni Pablo, bakit ko ano yung gustong-gusto kong gawin, yun ang hindi ko magawa. At yung mga pangit na bagay, at yun naman ang nagagawa ko. So, na-discover ko, sabi ni Apostle Pablo, no? That there is another power within me. May ibang power, may ibang kapangyarihan na nasa sa akin. Nasa isa akong gera. Ang ating pong ano ay nasa NLT, ang ating pong translation. No? So, merong gera dito sa aking isipan, may battle, ang sabi ni Apostle Pablo. So, this power makes me slave. No? Itong kapangyarihan ito, nagiging alipin ako ng kasalanan na nasa sa akin. So, sino po rito, no? Ang nakaranas ng kagaya ni Apostle Pablo na kung alin yung gusto mong gawin sa Lord, hindi mo magawa. Ang lagi mo nagagawa, yung mga bagay na hindi kalooban ni Lord. Sino? Ang gagaling nila, ako lang pala nakakagawa nun. Praise God, mabuti naman at kayo ay matatatag na. So sino na nakapaglaro dito ng tug of war? Sino yung may alam na larong tug of war? Siguro naman, alam nyo yan. No? Yung hilahan ng lubid. Sino naman yung madalas manalo sa tug of war? Mga malalakas, hindi ba yung malalakas ang palaging nananalo? So remember that we are in a battle or war. Ngayong kapanahon na to, lagi nyo tandaan, nandito po tayo sa battle or war. No? Si Jesus, He was won the war. He was won the war. We need to win the war also. But we need to fight our daily battle. Kasi sabi ni Apostle Pablo, nandito ako sa isang battle na to. May gerang nangyayari sa aking kaisipan. So, hindi ka mananalo sa isang labanan na to, kundi ka lalaban. Tama? So,
Overcoming old life. Ano po ba yung ibig sabihin ng old life? Old life meaning the old life is a lifestyle that against God's will. No? A lifestyle that against God's will. It is a life full of sin in accordance to the dictates and passion of the flesh. Ito po yung old life. Lahat po tayo galing dito sa lumang pagkatao. No? So, lahat po tayo, we are all died, no? Doon sa ating mga kasalanan. But thanks to God, we become alive to Jesus. But our sinful nature is still there. No? Di ba? Tayo po, patay na sa mga kasalanan. Pero muli tayong binuhay ng ating Panginoon nung tinanggap natin siya. But our sinful nature is still there. Kaya sabi ni Apostol Pablo, may gera, may labanan dito sa aking isipan. Bakit ang lagi ko nagagawa yung hindi kalooban ni Lord, yung hindi niya gusto? At yung gustong kong gawin para sa kanya, hindi ko magawa. So, no? Minsan, most of the time, we found ourselves, no? Nag-i-struggle po tayo. Instead, we obey God, we disobey God. Tama? Pag nag-i-struggle tayo, kayo, no? Sa halip na minsan, sundin natin ang Lord dahil nadadamay na si Lord sa pagiging pag-i-struggle natin, nadi-disobey pati natin si Lord. So ano nangyayari rito, no? Pag tayo nagdi-disobey kay Lord, ayaw naman nating i-disobey si Lord, pero nagagawa natin. So hindi na 'yon yung tayo, but yung ating sinful nature, no? Yung ating old life, 'yun yung nakakagawa ng mga bagay na hindi kalooban ni Lord. Kaya ang title natin, Overcoming Old Life. Kailangan natin itong ma-overcome, itong war na to, no? So we must to fight our battle inside our heart, our old life. How do we overcome this tug of war? Paano natin ma-overcome itong tug of war na to na nasa sa atin? Naghihilahan ito eh. No? Naghihilahan ito eh. Kung kayo nakapaglaro ng tug of war, hilahan ito. Minsan pumipili ka pa yung malalakas. Doon ang gusto mong kakampi. No? Yan ang pinipili mo. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit ko ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Instead ang nagagawa ko, yung mga bagay na hindi maganda. Pero na-discover ko, sabi ni Apostle Pablo, hindi na pala ako yun. Yung pala yung aking old life. Hello? Yung pala yung kasalanang nasa sa akin. Marami sa atin ang gusto ng pagbabago na maging katanggap-tanggap kay Lord. Tama. Marami ang gusto magbago. Lumakad sa kalooban ni Lord. Pero ang problema, patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. No? Gumagawa pa rin tayo ng kasalanan kahit gusto nating magbago, gusto nating lumapit kay Lord. So how can you win? How can we win this tug of war? No? If the old nature is still there, how can we overcome? No? How can we overcome? There is another power still there. Nasa sa atin pa rin. So Jesus broke the power of sin. No? Doon sa cross of Calvary. He broke the power of sin sa ating mga buhay. Pero nandun pa rin yung ating sinful nature. No? Nakikita pa rin yung ating sinful nature. Makikita natin, Jesus, He was born na walang kasalanan. No? Si Jesus po, ipinanganak siya na wala siyang kasalanan. In human nature, He is sinless. And also Adan, no? He was created in human nature. Si Jesus, He was tempted. Pero si Jesus, no? Kung alam niya yung story, si Jesus tinukso siya. But Jesus won His battle. Napagtagumpayan niya yung mga tukso niya. Yung mga temptation, no? Ng diablo sa kanya. Why? Because Jesus, no, He followed God's word. Kaya nagtagumpay si Jesus eh, doon sa temptation eh. He followed God's word. Si Adan,
Ganun din siya, no? He was created without sin. Pero nung dumating kay Adan, yung kasalanan, hindi siya nakapagtagumpay. Yung temptation, no? Yung inudyukan siya kumain ng prutas, hindi niya napagtagumpayan. So ano nangyari? He lose his battle because he disobeyed God's instruction. Marami sa atin, nagiging talunan tayo pagdating sa labanan ito. Because why? Because we disobey always God's instruction in our lives. Tama. Si Jesus nagtagumpay siya, bakit? Kasi ang panuntunan ni Jesus, yung salita ng Diyos eh. Kaya siya nagtagumpay doon sa temptation. Si Adan hindi nagtagumpay kasi he disobeyed God's instruction. Ganun din tayo. Hindi tayo nagiging matagumpay dahil sa pagdi-disobey natin sa instruction ni Lord. So sabi po ng Romans chapter 8, pag-aaralan po natin buong chapter ng Romans chapter 8, life in the Spirit. No, makikita natin dito, sarka versus pneuma. It is a Greek word. No? Greek word po ito. Pag sinabing sarka, it is flesh. It is our sinful nature. At pag sinabi namang pneuma, ito ay spirit. Tumutukoy sa Holy Spirit. So there is a tug of war between sinful nature and the Holy Spirit. Between flesh and the Holy Spirit and the Spirit. Sarka versus pneuma. So saan ka rito? Saan way ka rito? Sa sarka ka ba? O sa pneuma ka? Pneuma daw. No? Pneuma. So, the battle over indwelling sin is won by the indwelling of the Holy Spirit. Tama. Magtatagumpay ka, the battle over indwelling sin is won by the indwelling of the Holy Spirit. Hindi ka magtatagumpay kung wala ang Espiritu ng Diyos sa'yo. Tama po. Or being Spirit-filled life, yung puspos ka ng Espiritu ng Diyos. So, Jesus set us free. But there is always a sin in us. No? Si Jesus set us free. Pero ang problema, there is always a sin. Kasalanan na nasa sa atin.